Vice President Lenny Robredo, hinamon ng one-on-one debate si BBM. Palapit na nga ng palapit ang eleksyon at nangunguna pa rin si presidential candidate Bongbong Marcos Jr. At kulelat pa rin si Vice President Lenny Robredo. Dahil sa desperado na itong dumikit kay BBM, naghamon ito ng one-on-one debate. Pero para sa mga netizen, dapat daw umano na si Senator Manny Pacquiao muna ang hinamon nito. Dahil tulad ni Robredo, hinamon din ni Senator Manny Pacquiao ng one-on-one debate si BBM. Mamshi, tumatakbo ka presidente, hindi ka naman tumatakbo showbiz host. Ano bang sino ba gusto mong palitan o sundan? Si President Duterte or si Ogie Diaz? Ano ba? Gusto mo bang sa Malacanang ka pumasok or sa Star Talk? Or gusto mo ba buhayin natin yung The Buzz? Ma'am Sheer, tapos na. Ang dami ng pagkakataon na makaharap si Bongbong. And at the same time, bakit mo siya tatanungin tungkol sa mga kontrobersyang pumapalibas sa kanya? Hindi ba dapat, Ma'am Shileni, ang dapat mong tanungin si Bongbong Marcos ay tungkol sa kanyang mga policies? Ang dami-dami ng inilatan na policies ni Bongbong Marcos. Ang dami-dami na iba't ibang issue. Ang dami-dami nilang interviews. Marami na siyang ginawang interviews. Marami ng mga pagpipiga ng utak ang ginawa kay Bongbong Marcos. Pero Ma'am Shin, bakit hanggang ngayon ni isa sa mga sagot sa mga issue na yon, parang tila wala kang, parang wala kang ano, hindi sinasang-ayuna. Agree ka ba kay Bongbong? Ikaw, Lenny, ha, umamin ka, baka on election day ang iboto mo, number 7, Bongbong Marcos. Diba? Or ano ba? Ano ba talaga yung ayaw mo kay Bongbong Marcos? Ayaw mo ba yung kanyang mga policies? Or ayaw mo siya? Magkaiba naman kasi yon, Ma'am Shileni. Diba? Sabi ni Benonoy, reporter ata pasukin niya. Ayun na nga, di ba? Kung ikaw makikipag-debate ka, dapat issue-based. Pwede ba yung makikipag-debate ka, pero ang pag-debate ninyo is yung mga batong, yung mga putik na ibabato mo dun sa kandidato. E di hindi na debate yon. Ang tawag dun, bardagulan na. Parang dapat ata ni-revise. Feeling ko, mga friends, yung original statement ni Lenny, ito talaga yung original statement niya. Ito talaga, siguro. Siguro ha, inaanyunyahan ko si ginoong Bongbong Marcos na makipagbardagulan para mabigyan ang taong bayan ng pagkakataong makaharap siya at matanong tungkol sa mga kontrobersyang pumapalibot sa kanya. We owe it to the people and to our country. Kung papayag po kayo, anytime, anywhere, darating ako. Hindi ata debate yung gusto mo, Ma'am Shi, kundi bardagula. Diba? At na-notice ko lang kay Lenny sa statement niya, ha? Pinupo niya na si BBM. Nagbibigay galang na siya kay BBM. Diba? May po ka na, Ma'am Shi. Nakakalooking turnaround ni Lenny nung nabasa ko itong balita na parang, I don't know, Lenny. Diba? O, sabi ni Ramos, napansin niyo ba yun, yung tono nung pag-iimbita ni Lenny? Parang hindi na siya yung katulad dati na number one, sinungali. Di ba ngayon, very gentle na yung kanyang pag-iusap. Sabi ni Jel, sila muna ni Isko. Bakit ka Isko, tameme siya? O, ano nga yun eh? Sabi ni Chrisette, dapat daw yung debate. Para dapat yung tennis. Diba? Bagong malabanan yung front runner, kailangan labanan mo muna yung iba. So I think, Lenny, I think dapat mag one-on-one muna kayo ni Manny Pacquiao, ni Senator Manny Pacquiao. Pero I think kasi, pag si Senator Manny Pacquiao yung makadebate mo, parang it's a tie. parang hindi ko alam kung makakausad ka, let's say, I don't know. Parang isa tayo kung si Manny Pacquiao. So parang
ano talaga, mahihirapan ka mami, ano, mamshi, na makaabot doon sa, ano, frontrunner debate. Ayan. Sabi ni Nay, gusto lang niya ng pagdagdag publicity. Alam, hindi ko na maintindihan to kay Lani. Una, si Aika may sex video na wala naman, pero pinaimbestigahan, pero wala, pero si Lenny, alam niya na si BBM yung may gawa. So, nag-flop yun. And then, nagkaroon ng bago na namang scandal involving Dr. Trisha Robredo na may nagpapakala daw ng malalaswang larawan niya. Guys, ha? Guys, hindi ko sinasabing pangit si Trisha Robredo or si Aika. They're actually cute. Pero, I don't know. Parang wala naman silang sex appeal. Parang wala naman atang, I don't know if there's any straight guy in the world who actually wish na merong nude pics si Aika at Trisha. Diba, yung itura ni Trisha Robredo sa kani Aika, they look so wholesome. Pwede nga silang ano eh, pwede nga silang host ng Batibot or ng Sineskwela or ng Hiraya Manawari. And then suddenly, merong magagawa ng malasong picture na parang bakit? Bakit? Ah, sabi ni Max, push na yan para malaman niya yung truthfulness. Solid BBM to. Ano yung pupush yung debate? Ayaw nga ni Lenny ng debate. Ang gusto niya is gusto niyang makaharap si BBM para tanungin siya tungkol sa mga controversial pumapalibot sa kanya. Hindi debate ang gusto mo, kundi isang talk show host. So I think, Ma'am si Lenny, meron kang bright future maging YouTube vlogger. Malay mo, ikaw na maging katapat ni Tony Gonzaga. Diba? Ano pa ba mga sinasabi niyo dito? Sabi ni Jane, ang sagot sa imbitasyon ni Lenny kay BBM, dapat, withdraw Lenny, then we can debate. Sabi ni Toshki, ang sakit beshi, busted na naman yung pundidong ina. Hindi nga, kasi gusto mong yayain ang debate si BBM, pero ang gusto mong pag-usapan, yung mga controversial bumabalot kay BBM. Hindi nga debate yan. Ang debate ay issue-based. Diba? Issue-based ang debate. Halimbawa, gusto mong debatihin si BBM sa foreign policy. Naku, mamshi. Baka mabalaho ka dyan. Halimbawa rin, gusto mong makadebate si BBM sa renewable energy. Naku, mamshi. Wag. Halimbawa, gusto mong makadebate si BBM sa LGBT rights. Medyo tayo kayo dyan. Pero mas magaling sa BBM. Halimbawa, gusto mong talungin si BBM tungkol sa agriculture. Naku, mamsi. I'm telling you, wag masyadong maghamon. Diba, ang debate po ay issue-based at hindi pa ito personality-based. Pag personality-based na, pag tungkol na sa mga controversial mo ba, pumapalibas sa ibang tao, ang tawag po dyan ay showbiz interview or, I don't know, like Star Talk, The Buzz, pwede rin minsan Tony Talks, di ba? Pero yung Tony Talks, kasi ano yan eh. Hindi rin siya controversial. Meron siyang dialogue, di ba? More on dialogue yung kay Tony. Tony Gonzaga. Pero kung gusto mo ng bardagulan, mamshi, I don't think gusto ni BBM yan. Kasi si BBM, mas gusto niya makipag-usap ng malalim. Alam mo yun, kung batuhan lang ng putik, sawa na si BBM na binabato siya ng putik. Parang, alam mo yun, parang, hello, hindi pa ba sapat yung batuhan yun? Yung binabato mo siya ng putik ng 2016 vice presidential debate. Gusto mo ng part 2? Sure. Wag na. Ayaw nga yun ng bardagulan. Gusto niya totoong debate. Ikaw, yung hamon mo, bardagulan. Si BBM, yeah, pwede siyang debate. Pero talagang issue-based. Yung tipong, pag ano ka na, pag lumalabas ka na sa issue, nagiging personal na, yung tipong papatayan ka ng mic tapos ano, afterwards magreklamo ka dahil pangit yung pagkain sa Okada. Char! Ayun, o sabi ni Gumi, ang yabang naman ni Lugaw, akala mo kung makakaya niya si BBM, banatan mo nga yung madam, toxic talaga, yun na nga. Diba, hindi nga debate yung gusto ni Ma'am, siya ang gusto niya ibardagulan, gusto niya, kaharap niya si BBM at babardagulin lang niya.
Ibig sabihin, gusto mo na namang tapunan ng basura ang taong bayan. Kung debate, ma'am, dapat issue-based. Issue-based dapat. So, I would suggest, ito ha, isa-suggest ko lang yung magiging debate topic ninyo. Ang debate topic nyo dapat ay nakapaloob sa geopolitics. Yun! Geopolitics dapat, Ma'am Sheer. Diba? Anong masasabi nyo sa usaping ito? Kung meron po kayong komento, ay open po ang ating comment section. Marami pong salamat!